Good day everyone, welcome back sa PHP Programming, sa Web Systems and Technologies. This is lecture number 8, continuation kang lecture number 7. So duman sa lecture number 7, na-discuss ko na duman sa mga PHP functions na gagamitin ko sa database connection and then sa pag-retrieve ki data, hali duman sa database, especially sa table. Okay, so na-discuss ko na siya duman. And then, I already discussed the, ano yan, so, pag-create kang database, on how to create a database, na-discuss ko na, using PHP MyAdmin. Kaya, digding, unyan sa lecture number 8, i-discuss ko sa inyo yung sample PHP script, on how to retrieve data from MySQL database. And at the same time, I will also discuss the so-called PHP template. Kasi digdi sa design ko, nakahiwalay digdi ang ining navigation na separate file and then ang footer separate file man. Okay, so in-apply ta na digdi. So include and then require, require once. Okay. Digdi kasi sa design ko, ilingon nindo, i-observe nindo habang nag-click ako. So, halimbawa, nag-click ako kayo ng login. Okay. Ang design, yaon manggiraray. Yaon so header, yaon so navigation, and then yaon so footer. May target lang akong area. Ha? Digdi sa kuyang sample webpage, may target lang akong area kung sain ko papadisplay yun. So, so page. Ha? Halimbawa, yung login page, sayin siya ma-display, digdi lang sa area ini. Ining naka-white, yan lang ang piga-target kong area. Na pag nag-click ako itong login na hyperlink, pag clinic ko siya, digdi siya ma-display so login page. Pag clinic ko man submission, digdi man ma-display submission. Pag clinic ko submission, digdi man ma-display ang mission. So dahil nawawara so design ko. Yan mangaray so header, so footer, and then so navigation. Okay. Kung dumambaga sa HTML, CSS, ang pigagibot, kada file, pigagaganan taki header, pigagaganan taki footer, aki navigation, and then pigagaganan taki footer. So, paulit-ulit, kitang nagkakaag. So, digdi ba ko? Once lang akong ma-design kang mission, ining navigation, sorry, ining navigation, and then, so footer, ang gigibuhon ko, i-include ko na lang digdi sa index.php. Kasi ang pinaka-main page ko digdi is index.php. Okay. So, ang ano lang digdi, in-apply ta digdi sa box model. So, if you still remember, box model sa HTML and CSS. Yan, na-apply na digdi sa box model. Nag-design ako kay sarong box na pig-divide ko siya sa header, and then sa navigation, footer, and then duman sa content kung saan siya ma-display. Okay. So, before ako kayo ni ma-discuss, ipailing ko muna sa Indus directory structure kay ini. So yaon siya digdi sa ayan, yaon sa local disk sa C samp na folder htdocs, ang folder ko is lake 2021. Okay, so gabos na si SS nagigagamiton ko nasa sarong folder man. Ayan, yaon digdi sa CSS na folder. Then so image, yan ayan so CSS, sorry, yan so CSS na gagamiton ko. And then, so image, gabos na image na gagamitin ko, nasa sarong folder. Yaw man siya digdi. Kukuhaan ko na lang. And then, so, file na i-include ko, yaw siya digdi. And then, sa luas, yaw na dyan, so, mga PHP files ko. Okay, so by the way pala, I forgot to tell you, na this sample webpage, and then, so, mga upcoming sample webpage ko, ang approach ko digdi is object-oriented programming. Kaya so knowledge ninyo duman sa object-oriented programming, i-apply ta digdi sa PHP. Kasi ang approach ko digdi is OOP. Natatang approach ko OOP. Kasi kadaklan mo niyan, especially kung maging web developer ka, ang kadaklan ng approach mo niyan na pigagamit is object-oriented programming. Mas magayong kasi ang object-oriented ang OOP approach. Compare mo duman sa procedural approach. Okay, kaya ang discussion ko digdi is object-oriented programming. Nganing masanay ka mo
sa OOP. Kasi pa once na naging web developer ka or naging programmer ka, ang approach niya ngayon is object-oriented programming. Kaya OOP ang approach ko digdi sa PHP. Okay yan, so includes, yaw niyan sa mga file na gagamitin ko. So taw-taw, didiscuss on tayo yan. Okay. Yan. So next, i-discuss tango na digdi sa so design mo na kita. Sa design. Sa design ko, on is CSS. Yan. Balikan ko graray ini. Although, tatao na kamo sa CSS, inagihan na nindo so HTML and CSS sa subject ng web system and technologies 1. Okay, so ang body ko, ang background is white, margin top is 2%, ang color niya is ining 3333. So white ang background. Then ayan, 2%. So digdi may 2% siya digdi. Sa top 2%. Kaya kung nalingin do sa box ko, medyo may gap na 2%. Hali digdi hanggang digdi sa dulo kang sa kong box. Okay? 2%. So, ang next dyan is header. Ang header ko is position niya is relative. So, relative to document flow. Ang height niya is 150 pixel. Ayan eh. 150 pixel. Then, ang background ko, URL, natata, igwa ko digding duwang period. Then, slash, image, lecture, that GIF, no repeat, center, top. Okay, yun eh. Yan ang hiling din doon na web systems and technologies, may image na CSS, PHP, Bod, HTML. Yaw na yan duman sa yaw duman sa image na folder. Okay, link. Okay, so ano siya? Uno, so ginamit kong logo, big Photoshop. Ginamitan tamang kisimpleng Photoshop. Yan, yan. So, gagamitin ko na background. Then, this is mga image na gagamitin ko. Yan, yan. Okay. So, natataigo ako duman ki duwang dot. Ini kasing CSS ko, ining style.css. Yan, siya digdi na kasay. Diba? So, para makuha mo itong image, especially this one, like logo na GIF, para makuha mo siya, so, ang path na gigibuhon mo, so, path niya, kaipuhan bagang, kumbaga, makaluwas ka digdi sa folder na CSS. Nganing makuha mo, so, like logo. Pagluwas mo dyan sa folder na CSS, dapat, paghali dyan, makalaw ka digdi sa image na folder. Nganing makuha mo yung leaklogo.gif. So, para makuha ito, makaluwas ka dyan sa CSS, nagamit kita ki dot dot. Yeah. So, kung familiar ka mo sa DOS command, yeah. So, especially so CD, change directory, yan, pigtuturo yan duman. Yeah. Kung paano ka malipat ki directory, yeah. Paano ka malaw ki directory, pigaturo yan duman sa operating system. Especially sa OS na subject, operating system, ang apod ka, so DOS command. Okay. So, kaya ako kayo nagkaag. So, ang purpose kayo ni, para makamove, hali digdi sa CSS, mamove ako, paluwas yan, then, malawag siya digdi sa image na folder, then, makukuha niya, so, leaklogo.gif. Okay. Kaya, duman sa display, sa display ko, punin na siya. Iyan na so image. Ginibo ko siyang header. Okay, then may padding na 0, color FFF. Okay, yun ang color naan. Aram na nilo yan. May mga pigtao kansain doon na mga color. Especially hexa. Hexa colors. Then, ang next ko is header. Header links. Yeah. So, hain ining header, by the way. Hain so header ta. Inutuntang una pala, nalingon ko. Hindi una kita sa container. Okay lang na na-discuss ko na ini. Buda ito. Ining box ko, igwa ini ki CSS. Ang CSS kan is container. Yeah.
Ang width kang container ko is 55%. May border na 1 pixel solid. Yan so color. Then may background siyang 0066. Position niya is relative. Ang margin niya, 0 pixel sa top and bottom. Then auto sa right and left. Hain ining container na ini. Sa yung kuhanin apply. Digdi yan sa index.php. Kasi yun ang pinaka main page ko. Ang pinaka main page, ang file name ko is index.php. Yan. Kaya digdi ako ito magamit na CSS. Oniso CSS. So, HTML. So, tag. Div ID is equals to container. Kasi, so this is, naka-ano siya? Naka-ID. ID selector. Okay, kasi may class selector. May ID selector. So, ang ginamit ko dyan is ID selector. Kaya, in-apply ko na siya dito sa lawagang body. Div ID is equals to container. Ang container in ang end niya. So, kung sabi yun, gabos ini, yan na header, ining navigation, pati ining content, plus the footer, nasa laog siya kang sarong container. Okay. Nasa laog siya kang sarong container. Then, ang next dyan, div ID is equals to header. Yeah. Ahon ipalan so link para makuha ko so style.css. Only so CSS ko, style.css. So, para makuha siya, kay puwanta dyan key, i-link. Kaya nagkakita kayo ni link, style sheet, text slash.css, CSS na folder, then ang file name ko is style.css. Iyon ni. Okay. So, ang next dyan is, so header. Only so close niya, slash header. Ha, so CSS kang header. Only so CSS kang header. Ang header ko, ang position is relative, height 150 pixel, UNA, 150 pixel ini hali digdi hanggang digdi. Ini area ini kasi ini navigation na ini. Ining area ini 150 pixel ang height. Then ang background logo.gif no repeat center top. So yun na ini. Yan so pig filing ko kasubago. Then, may padding na 0. So, gabos na side, 0 ang padding. Color niya is FFF. Yan, so header. So, ang next ko is header links. So, sa laog kang header, nagamit ako kay header links. This one. Pag ginamit ko si header links na ID selector sa laog ni header, inang i-apply niya. Position niya is absolute. So, masunod siya sa flow, sa document flow. Ang color niya is C6DDEE. Yan, so color. Naka-bold, 14 pixel. Then, ini so font na ginamit. Then, top niya is 5 pixel. Right niya is 20 pixel. So, yan, so header links. Ini. Ining area ini. Okay. Sa laog ni header link, yaon dyan so, login. May login ako. So, may hiling ka mo dyan, igwa akong hyper-reference. So, taw-taw di-explain ko ini kung ano ini. Ma-focus muna kita duman sa design. Ano ining index.php page is equals to account. Ayan. So, login. Digni muna kita sa design ma-focus. Taw-taw ng discussion digni. Login o nang ang output kaan. Login. Yan. So, in-apply niya itong color. In-apply niya. Yan ang luwas na color. Then, naka-bold. 14 pixel. Naka-bold yan. O nang font niya na ginamit. Okay. Then, top 5. Right, 20 pixel. So, top 5. Lang sa right, 20 pixel. So, yawon siya dyan. Yeah. Absolute ang positioning. Yeah. Absolute pa lang. Bako man sa pag-una ko, relative ko sa bago. Sorry. So, absolute positioning. Kung sign ko siya pig-assign, top 5, right 20, absolute, naman siya ma-display. Okay. So, sa loob naman kang header links, na ID selector, pag nagamit ako key anchor tag, so A baga, para sa hyperlink,
sumakolor siya kay FF, then may text decoration siyang none. Okay. Kaya ining color na ini, ginibo niya ng white. Then, wala siya kay underline. Kasi nag-specify ako na text decoration, none. Kaya wala siya kay underline. Kasi may hyperlink yan eh. Kung dahil ka kay CSS about text decoration, so automatic, magkakaigwa yan kay underline. So, hinali ko sa underline, kaya igwa ko din text decoration, none. Then, A, hover. Ang gusto kong sabihin kayo ng hover, so duman sa ID selector na header, header links na ID selector, nasa laog niya, pag nagamit akong A, and then hover, yung bagay ni so, ano siya, ining A, so anchor tag, sa so, hyper-reference. Pag nagamit ako ka ito, ayun ito, okay, na hover, uni ang magiging color. Okay, so try tang i-hover. Iyan, nag-change bagang color. So, iyan ang color na ining D4FF55. Iyan ang color na nag-yellow. O, di ba? Okay. So, ang next dyan, ano ang next? Okay, uni so close niya, then uni man so close kang header. Ang next dyan, nag-include na ako kang menu.php. Okay. Igwaman ini ki CSS. Uni sa menu.php ko. Hiwalay na file. Uni siya. So, kukuhaon ko na sa digdi sa includes. Diba kasabago sabi ko may folder akong includes. Nagabos na i-include ko, kukuhaon ko digdi. Uni sa menu.php. O, i-include ko siya digdi sa index.php. I-include ko siya digdi. Kaya duman sa index na file ko, nagkaga kong include, ginamit ta na sa function na include, includes na folder, then file na menu.php. Ano ang laukan ni menu.php? Ang laukan ni yun eh, na mission vision, iyan na date. In-include niya digdi kay index.php. After kaining header. Kaya ang position ko nasa after kaining div id is equals to header. Okay. Kung itry ta duman na i-copy ni sa taas, ilipat ta digdi, itas ta duman sa div id equals header, i-save ta, mataas yan duman. O, di ba? Nagtaas. So, uli na siya digdi. Okay. So, gusto ko digdi siya. O, balik ta sa dati. Yan. Save. I-refresh ta, mabalik siya digdi sa dati. Okay, sabi ko baga, kung sign mo siya in-include, duman siya ma-display. O yan. Ano ang log ka ito ni menu.php? Ang log ka ang submission vision. Yan. Igaman siya kay CSS. Div ID equals menu. Yan, nito digdi sa style.css. Hanapun ta. Menu. Uni siya. Okay, clear both. Ha? Then, may margin siyang 0, auto. Then, padding 0. May background color siyang 000. Okay, ano ang 000? Black. Then, font niya is bold. May height siyang 40 pixel. Ang width niya is 100%. So, dahil ko na inipokus ang kimaraya kasi sabi ko na nga ni, na-discuss ko na yan duman sa Web Systems and Technologies 1, HTML and CSS. Okay, so ang height niya is 40 pixel. Ining height na ini is 40 pixel. Yan na black naan. Then, ang width niya is 100%. Okay, naka 100% ini. Although, 100% ang pigset ko, since na nasa log siya kayo ng container, kaya 100% siya, halidig sa right hanggang duman sa left, 100% ang sa log kang container. Okay, di siya malampas kasi nasa log siya kang container. Okay, yan so CSS kang menu. Then, pag nagamit akong UL sa menu, ma-float siya sa left, less style none, margin 0, then may padding siyang 0, 0, 0, 20 pixel. Top, right, bottom, left. Then, pag nagamit naman akong menu, ULLI, sa laog kang LI, sa laog kang menu, igaw kitang LI, UL, ma-display siya in line. Then, pag nagamit naman akong anchor tag, ma-display block, float left,
padding niya is 012, top, bottom, right, left. Then ang color niya is 00FF00, text decoration none, background color ko. Background URL ko is imageshape.gp. Although day ko naman ito, ha? Day naman ini. Pwede ko na ining halion. Halion ta na ini kasi hinali ko na dyan so susep parang divider. Okay? Day na siya. Yeah, i-disable ta na ito. Okay? I-erase to na ito. Ha? Hindi kita malibo. Kasi hinali ko na yan. Okay, save. Yan. Then, pag nag-hover, ha? Pag nag-hover ka, duman sa lawkang menu, matching sa color sa FFF. White. Di ba? Nag-white. So, vision, mission. Nag-white siya. Okay. So, ibaga sa pigapod na child, na, so, sa CSS, kung babalikan nindo, balikan nindo sa CSS kung medyo nalingawanan nindo. Kasi dahil na ako ma-focus kay maray kang discussion ko digdi sa CSS. Yeah. Ang focus ko is PHP. Kasi na-discuss ta na yun naman. Okay, yan so CSS kay ning div ID is equals to mino. So, ngunyan, digdi na kita. Okay, so ginamit ang kabagay siyang UL. Dinigwa akong LI. Dinagamit akong anchor tag. Kaya, i-apply niya itong CSS. Mino UL. Ma-float sa left. List style none. Ayan, margin 0. Padding 0020 pixel. Then, LIUL menu, ma-display siya inline. Okay, pag ALIUL menu, display and block, then ma-float sa left, may padding siyang 0012 pixel. Okay. So, yun ang tabi ni. So, so magiging ma-display. Mission, vision. Yan ang output ka. Nakalasalog sa kang LI, then hyper-reference. So, tod-tod na yun ni index.php page is equals to mission. Tod-tod na yan. Okay, so yun ang ma-display. Ngunyan, ini naman na date. Yan ang pitsangan. Only siya. Nagamit akong date na function. Nasa log siya kang ito. Yan, mga spacing ini. Date na function. Ining L. Small L. Ang makukuha mo yan, day of the month. So, ngunyan is March. Anong aldaw ngunyan? Tuesday. So, ang ma-display naman is Tuesday. Yan. Tuesday. Backslash, ma-add siya kikoma. Pag nagamit akong backslash, then koma, ma-add siya kikoma. Kaya, igodigdiki, koma. Ini naman na capital F. Ang makukuha mo kan, so current month. Anong current month niyang tangon niyan is March. Diba? March ang current month. Then, space, J, small, ang makukuha mo so date. Anong date mo niyan? 16. Kaya o yan may 16. March 16. Backslash comma, makaagsaki comma after kang 16. Then, capital Y, itong capital Y, ang makukuha mo so year. 4 digits na year. Kaya, ang makukuha ta is 2021. Okay. Ang output kayo ni, napiging clue duman, laog ni menu.php, iyuin ang magiging output. Mission, vision, then, so date. Kaya, iyon na yan ang magiging output mo. Okay na. Next. Balik sa index. Ayan, so include. Ini naman si content. Div ID is equals to content. Hay ng CSS ka. Only si content ko. Margin left 2%. So may 2% yan digdi. Yan. Kaya dahil siya nag, kumaga, dahil siya suminagadigdi sa box ko. 2% ini, 2% man digdi. Margin left, then margin right 2%. Background color ko is white. Kaya white ang background kaining content. Then, may padding siyang 10 pixel. Okay? Kaya, ini, may gap. May gap digdi. Pati digdi. Kasi may padding yan na 10 pixel. Top, bottom, left and right, may padding na 10 pixel. So, ining CSS ko na content,
Yan. Divide is equals to content. Diyan ko papadisplay yun. Itong mga pigi-click ko sa navigation. So, alimbawa, login, ma-display siya digdi sa content. Digdi sa CSS. Ining area ini. Nang CSS digdi is content. Pati itong mission, digdi man siya ma-display. Vision, digdi man siya ma-display. Kaya, dahil nawawara sa design, kasi, may area lang akong pigpapadisplayhan. Kaya, yaon manggaray sa menu, ha? Din yaon manggaray sa footer. Kasi sa baba, pig-include ko man sa footer. O, ni, na footer na ini. Ang script kan, uni, footer.php, copyright man lang. So, copyright, then, so, symbol, ang copyright, 2021, web-based technologies 2, all rights reserved. So, may CSS man ang footer. Yan, yan, digdi. Uni, CSS kang footer ko. Yan, so, color. Color kang text. So, yan. Uni. Then, background niya is black. Clear both, 100% so width, height is 25 pixel. So, ang height kay ni is 25 pixel. Yan na footer na. Then, naka-text sa line center, font size niya is 80%, font weight niya is bold. Pag nagamit akong paragraph, under footer, may padding na 5 pixel and then 0. Margin niya is 0. So, apply niya din sa footer. Okay, ulitong ko ha. Kung medyo ano nakamuduman sa HTML and CSS, reviewon tabi sa mga discussion ta kang nakaaging semester. Kasi kung kada discussion ko pupukusan ko ang CSS, ay haluyong kita kay ni makatapos. Hindi pa lang ani, hindi pa lang sana sa discussion kung ini halawig na naman ang nakokonsumutang oras. Okay? Kaya iyo bagay ni pagsasabi ko sa inyo kang nakaaging semester na dahil paglingawan itong HTML and CSS kasi gagamitin ta sa PHP programming. Okay? So, ngunyan, iyo na iniso kinaluwasan kang index.php. Yan, so kinaluwasan. Okay. So, madiscuss na kita kaining laog kang mission, kang vision, and then login.php. Digdingo na kita sa mission. Inoton ta sa mission. Hain sa mission. Ang mission, digdingo na kita sa menu. Okay. Paano ini nagdi-display digdi? Napag-click ko sa vision, digdi siya nagdi-display. Sa space na ini, yan na color white. Sa content, napig-set ko sa CSS, digdi siya nagdi-display. Paano mo ang magigibo? Pag-click mo sa mission, digdi ma-display. Vision, digdi ma-display. Login, digdi ma-display. Yeah? Oh, inoton tango na so mission, pero before kaan, duman muna kita sa menu.php kasi yaon duman so design kang mission and then vision. Digdi, igwa akong hypertext reference. Hyper-reference. So, kung mahiling nindo, ang href ko, padurda ko lang tada. Yan. Ang href ko, nagkag akong index.php. Natata index.php. Kasi, digdi ko papadisplihon sa index.php. Diyan ko siya papadisplihon. Digdi sa laukang index. Digdi mismo sa file na index. Kaya nag-specify akong index.php. Kasi diyan ko papadisplihon sa laukang mission. Pareho man, so laog kang vision, digdi ko man papadisplay yun sa index.php. Ngunyan, igwa ako din pig-specify na variable na nag-a-appear duman sa address bar. Pag pig-click ko ining mission, ang magiging value ka ining page kong variable, mission. Iyan ang magiging value niya. Pag pig-click ko ining vision, ang magiging value ka ining page na variable ko na yaong kay index.php, ang magiging value kan is vision. Ilingon nindo duman sa URL. Yeah, digdi sa URL. I-click ko sa vision. O, mahiling nindo. Page is equals to vision. Baka din nahiling kimaray, i-copy ko. I-copy tango na digdi.
Iyan ang ma-display. Iyan ang mahihiling mo sa address bar. HTTP localhost sa folder, LEC 2021, index.php page is equals to vision. Iyan ang mahihiling mo. Pag pig-click ko naman submission, ang makukuha mo naman dyan, arog na naman ka ini. Ay. Iyan ang makukuha mo. HTTP localhost leak 2021 index.php page is equals to mission. Pag pig-click ko sa login, yeah, ang makukuha mo na address index.php page is equals to account. Okay. Ikaagta inidigdig. I-comment ang una, gamin ang taki-page. Pitanganin dahil na ako mag-copy-page taod-taod. Ah, i-comment ang. Ah, i-comment ko ini. Slash asterisk. Then, asterisk is last. Yan. Okay, ha? Iyan ang purpose kung nata nagkakaga ko duman sa design. Ah, ay, dumunta sa index ini, ilipat. Sorry. Ilipat na digdi sa index. Yan. Iyan ang purpose. Ah. Kung nata duman sa design, nagkakaga ko ki href index.php page equals to mission. Kasi, para magamit ko sa code, duman sa PHP code ko, na pag ang pig-click niya mission, kay puhan makuha ko, ang laog ni page is mission. Nganing may gigibuhon ako duman sa script. Ito man na vision pag pig-click ko, ang magiging laog kang page is equals to vision. Ito man na login, di ba, nilagin ko, ang makukuha mang kaan, yun eh, page is equals to account. Kasi duman sa design ko sa index, unibaga, baga, ayan na, index.php page is equals to account. Pag pig-click mo yung login, yan na hyperlink na login, ang magiging value kang page ko is equals to account na nasa laog ni index.php. Yan ang target kong file, si index.php. Yan ang target ko na gagamito na file para duman mag-display so login page, submission page, submission page. Kaya pig-specify ko dyan, index.php. Okay, ngunyan, i-process ta na. I-click ko una submission. Yan. Linay ko submission, yan ang magiging value. Duman kita sa index. One ang magiging value. Itaas ta, pasunod-sunod dun ta. Yan. So, ang pig-click ko is mission, ha? O yan, mission ang nakadisplay. Ang laog kang page ko is mission. Yan. Miss page is equals to mission. Natang iya sir, taduman niya, nagdi-display iyan sa digdi sa areyang ini. Ha? So, content na CSS. Natang iya yan sir, dyan nagdi-display. May technique dyan. Digdi ka sa index. Oni siya. Ikaag mo sa CSS. Div ID is equals to content. Yeah. Div ID is equals to content is less content. Digdi ko papadisplay hoon. Sulaog kang mission, sulaog kang vision, sulaog kang login page. Digdi siya ma-display sa areyang ini. Unyang script. Kaganan mo una kang content na CSS. Yeah. Ng content CSS ta. O, ni bagas sa CSS kang content. Ayun, ito. Content. Nawara, lugod. O yan, content. Yan. Inibaga sa content ta. Left 2%, margin right 2%, background FFF, then may padding na 10 pixel. Yun ini. O, in-apply ko lang digdi. Div ID is equals to content. O, paano nga sir ito ma-display? Kung yaw na dyan sa CSS mo, magamit ka na ki-PHP script para mapadisplay mo sulaog kang vision, sulaog kang login page, din sulaog kang mission na page or na file.
Okay. Uni, makaagka na kisiesis. Kisiesis ki PHP. O yan, so opening tag ng PHP and then this is the closing tag ng PHP. Ia-apply tadig di so diniskas tang switch statement. One, ngona. Ang ikiklik ko niya, ngona is mission. Pag si mission ang pigklik ko, duman sa URL, unang makukuha mo, unang mahiling mo. HTTP, localhost, leak 2021, index.php, page is equals to mission. Kay puhan makuha ko ining value ni page. Ang value ni page is mission. Wow, kapihong ko, kagtaligdi. Yan. Kay puhan makuha ko iyan. Makuha ko ining page is equals to mission. Paano ko siya kukuhaon? Gamitan muna kang suget, di ba? Get na method, di ba? May post method, may request, buda may get method. Yan, i-apply ta na. Kasi ang kukuhaon ta, yaon sa URL. Uni siya, page is equals to mission. Kaya ang gagamiton ta is get. Gamit ining get na array type, global variable, ining page, supangaran. Supangaran baga iyang kang variable na pig-specify tao niyo. Page. Diba? Yan o. Page. Kaya ito ang ilalaog mo duman. Sa get. Ayan. Get page. Ano ang laog ni page? Mission ang laog ni page. Kaya ining variable kong page, ang magiging laog kaan. In a string page, ang magiging laugkaan is equals to mission. Sana nasa sabutan nindo. Get page. Balikan ko garay ah. Ang clinic ko is mission. Nag-aperduban page is equals to mission. Kaya puan makuha ko ini na laug ni page. Ang laug ni page is mission. Kukuhaon ko siya sa pagikang get. Get page. Ang log kayo ni is mission, get page. I-assign ko digdi sa variable na page. O, kaya ang page nyo niya na variable ko is mission. Gamitan muna kang switch. Switch page. Ano ang log ni page? Mission. O, di ma-verify digdi sa case. Case account. Ano ang log kayo itong page ko? Account. Di ba? Bakuman. So, this is false in case account. Case vision. False man ini. Kasi ang log ni page, bako man vision, bako man account. Kaya ining duwang case statement na, automatic yan false. Pagabot sa third statement ko, case mission, ang log ni page ko is mission. Sumatro ining case na ini. Pag nagtro, saka na ako ma-require. Require once, mission.php. Only submission.php. Ma-break ako. Break. Mission.php. Only na so, nagre-retrieve sa database. So, ini ang papadisplayon ko duman. Okay. So, todod na, kumapadisplay kang query. Ha? Ta, i-divide tang discussion ta. Tanganing day humalabaw na yung discussion. Fokusan tang unang design. Design unang pupokusan ko. Okay. So, dahil digdi, sa case mission, require once mission.php. So, laog kayo ning mission.php, papadisplayo niya, digdi sa laog kayo ning div id is equals to content. Ha? Uni na siya. Ina ang laog kang mission. Inisuhali sa database. Oh. Dahil digdi sa switch ko, and then get page, nakuha ko so value kang page na yaon duman sa URL, inassign ko digdi sa variable, ginamit ang cookie switch, then ining account vision, so automatic yan false, pero pag-abot digdi sa pangtulo, kiss mission, matro ini kasi ang log ni page is mission. Kaya i-require ko submission.php. Oni, ma-execute ining iyo ini submission.php, ma-execute ini re-retrieve sa data na yaon duman sa database. Papadisplayon niya digdi. Oh, kaya dyan siya nag
di display. Okay. Sunod, ha? So, sana nasa butang tabi. Balikan ta si index, gararay. Okay. Di ba nagsa-output? Ang i-click ko naman is vision. Okay. Pag-pag-click ko sa vision, ilingon nito, page is equals to vision. Okay. Unin na naman ang ma-display. Ali yung kunay ni, tatapos na ini. Hindi kita malibong. Yan. Unin na naman ang ma-display. Duman sa URL. O yan. Localhost, lake 2021, index.php, page is equals to vision. Kuwaunta naman ini. Ikaagta naman digdi. Iyan ang mahihiling mo. Page is equals to vision. Kay punta naman makuha ining laog na vision, laog ni page. Magamit naman kitang get. Get page, ang makukuha kan is vision. I-assign naman digdi sa variable na page. Okay. Dagdagan ta lang iki-dollar sign kasi variable. Oh, page is equals to vision. Magamit ka na naman ki-switch. Switch page, ah, ang laog kan is vision. I-evaluate sa case, ano ang laog ni page? Account, bakong account. Okay, so this is false. Case, vision, ano ang laog ni page? Vision. Okay, this is true. Vision ang laog. Kaya, i-require ko naman. Require once vision.php. Hain si vision.php. Only si vision.php. Yan, o yan. Vision. Oh, mahiling nito. Vision. Only naman so script na nagre-retrieve sa database. Ha? Ang pinag-retrieve kan, iyon ining text na ini. Na XYZ company firmly believing in the basic precept of equality of men and vision to create an institution. Ini sulaog, hali ini sa database. Ayo, hali siya sa database. Papadisplay ho naman iyan digdi. Kasi re-require ko. Require once, vision.php, kaya ini, extract, retrieve sa content duman sa database, automatic ma-display digdi. Okay, so totoo ng discussion ka na, tap, abang-abanga untang discussion, nga nang day maglaba kimaray ang video ta. Okay, so yun na. So ang purpose ng unang unyan, masabutan nindo kung paano digdi nagdi-display. And then, so paggamit kang include na day nag-hero so design, nadawa nung i-click mo, so header yaon, so navigation yaon, so footer yaon. Okay. So next naman ay kiklik ko is login. Yan. O na naman ang nag-display. Ha? So login page. Mahiling mo naman sa URL, page is equals to account. Okay. So balikan ta naman sa index. Aliyong ko ini. Tapos na ini si vision. O na ang makukuha mo naman sa URL. Localhost, lake 2021, index.php, page is equals to account. Okay, kuwaunta naman ining account. I-copy ta naman digdi. Yan ang log ni page na nasa URL. Gamitun ta naman si get. Ha? Get page, ang makukuha kan is account. I-assign niya naman didi kay page na variable. O, dagdagan ta naman ini, string variable. Ay, string variable. String page is equals to account. O, switch page ka naman. Case account, evaluate digdi. Ah, ini, true na yan. Kasi ang laog kang page is account. Ano naman ang i-require ko? Require once account.php. Ma-display na naman sa laog kaining account.php, digdi sa laog kang div id content is last div. Digdi na naman siya ma-display. Oh, ilingonin do. Oh, uni na baga siya. Diba? Naglaog digdi sa content. Division na ini. Okay. So, ayan ang log kang account. Ayan, so account ta. I-open ta so account. Account. O, ni so account. Open. O, ini so log kang account. O, sa kata na yan i-display, i-discuss. Tahuro halawig yan. Ayan so log kang account.php na pinadisplay digdi sa areyang ini. Sa content, div id is equals to content. Okay?
So, sana nasabutan nindo. Mission, vision, then login. Okay. So, sa susunod na video, i-discuss ko na ini ng mga script na ini. Ining mission, iyan na vision, paano siya nagre-retrieve, itong account, paano nag-lalagin. Iyan, i-discuss ta sa susunod na discussion. Okay, so, kay puhan tango na ining sabuton kimaray, paulit-ulit nindong hilingon ining sa kuyang video. Then, if you have a question, you can ask me a question through Facebook Messenger. Yeah, chat nindo ako kung arin ang gaya na sa sabutan. Okay, so thank you very much for listening and watching.